Resera tayo. Ayun oh. Nag engine check 18 volts. 19. Patay. Yan, ayun muna natin yung high beam natin. Kasi mupugak. Yo, what's up mga pengyo? And welcome to another episode. Kahirap. Hirap i-banking. So this episode mga pengyo ay pag-usapan naman natin yung maintenance ng ating motor. Yeah, yung motor natin R15B2 yung dinadala natin ngayon kasi ito 2016, so 2016 model 2016 model 17, 18, 19, 20, 21, bali 5 years na to. So ano pa yung maintenance na ginagawa natin sa mga 5 taon na ano na motor, lalo-lalo na itong R15. Unang-una mga payo, yung maintenance natin, every, yung langis natin, every ano tayo, every 2,000 kilometer. Ito, naka 2,000 kilometer, naramdam ko na yung ano eh, masagkaling shifting, lalo-lalo na sa township. Five years maintenance, unang-una yung langis ano, every 2,000 tayo na nagpapalit change oil interval, kanina ko pa sinasabi no. Then siyempre ay ang oil filter kasama na yun, every ano second change oil, so palitan lang. So pag nag change oil kayo ng ngayon at din nyo pinalitan yung oil filter, sa susunod ay magpapalit na rin kayo no. Then siyempre yung mga brakes, so natingin ko 10,000 yan, segunda yun ah. Ayun, nabago ako sa lakas ng motor ng version 2. Pag galing kayong V3 at nag version 2 kayo, medyo na nabago ako no, kasi malaki yung kaibahan. Malakas ang acceleration ng R15 version 3. Mas lalakasan ako dun. Yung brake pad, siguro ano, 10,000 to 12,000 kilometer upod na yan. Pero depende rin, depende sa gamit. Kung palagamit kayo ng preno. Ako minsan sinasabi ko sa ano, engine brake, kaya di ako masyadong gastado sa preno no. Yung mga lubricant, yung ito yung mga kable natin, yung kable natin sa clutch saka throttle, ilulubrikan natin ng langis. Pag naka isang taon, dalawang taon kayo na ginagamit yung motor, yung tires, naupot yung tires, so papalit din kayo. So mimaintain nyo talaga yung gulong. So bibili naman kayo ng maganda klase ng gulong. Makina naman every 12,000 kilometer ay magpapatune up tayo. Sino mag-tune up? Siyempre, di na kailangan i-memorize yan. Playworks Project by Ryan Sikat of Cainta Rizal. Ilang ating mekaniko. Ano eh, pinakang expert. Kaya gusto kong sa kanyang papagawa. Ako, tiga Morong Rizal ako. Dadayo tayo. Merong dumadayo sila. Meron dumadayo na tiga Cavite, Laguna,
And meron pa nga Ilocos yata eh, no? Sa loob ng 5 years, wala pa tayong napalta na peso dito sa makina. So, kasi, stock lang boy. Stock lang. Stock is good. All stock. Kailangan all stock para tumagal. Ang odometer nito, nasa 36,000 ano. Patinap ko na kaya ito kay Doc. Kahit na hindi naka-schedule. Kasi yung schedule ko itong ano eh ball race. May maintain lang natin yung speed kasi may problema. Yan na yung issue. Matamaan tayo ng issue. Oh no. Kasi kung nakikita nyo yung ano kanina, oh papakita ko. Papakita ko yung issue. Subukan ko muna yung voltage. Sera tayo. Ayun oh. Nag engine check 18 volts. Meanwhile, 19. Patay. Yan, ayun muna natin yung 5 beam natin. Kasi mupugak. Mukhang pugak. Naramdaman ko yung pugak eh. Engine check natin. Malakas naman yung battery ko, no? Malakas ang loob natin na hindi sa battery. Saka yung voltage natin tumataas. Yung tumataas yung voltage, nag-engine check, pero walang code, nawawala siya, hindi yung tuloy-tuloy na kumikisap. Pag yun, may sira na yung makina or electrical, kaya hindi tayo makapag-birit ng konti. Siguro konti lang, alalailan natin para for the views. Parang J-Mac for the views. Yung ano, nawala tayo. Tinamaan ng issue. Yung issue ko ngayon dito sa R15B2 sa loob ng 5 years ngayon lang tinamaan ng rectifier virus. Rectifier virus. Nag 18 volts yung ating voltage. Saka itong hindi naman issue yung ball race. Natural lang yan na masisira sa tagal nating paggamit ng motor natin. Natatalo tayo ng bike eh, no? O kayong nang papatalo, mga pengi, no? Joke lang. Ano tayo? Bikers din tayo, no? Pwede na! Yan, may ano. Yo, shout out sa nakabike. Ingat. Alright, mga pengi, nasa tikling na tayo. Yung issue. Case to case basis. Kaya nasisira rectifier dahil halimbawa napabayaan yung
low bat yung ating battery. So napapersa yung ating ano rectifier na magkarga ng charge. Kaya sisira battery, saka yung mga naglalagay ng malakas sa ilaw, no. So medyo ano, medyo masakit sa rectifier na magtrabaho. Ikaw naman yung magtrabaho ng tuloy-tuloy, mapapagod ka din. Tayo, nakapagtrabaho ba tayo ng 12 hours or 24 hours ng tuloy-tuloy or 8 hours na tuloy-tuloy? Hindi naman, di ba? May pahinga tayo, may lunch, saka morning break and afternoon break. Yan, saka uwi. Yun, may pahinga tayo. Hindi ko makita. So, yun ang maintenance natin. At susunod, nandun tayo kay Doc. Kahit namuulan, ay mag-ano tayo. Pupunta, papagawa. Na number one na mechanic ng R15. Mula sa version 1, version 2, and version 3. Napakaganda itong ano. Habang tumatagal, nasasanay na tayo sa R15. Oh! Tingin ka, tingin. What the? Ganito lang pagpasok ng traffic dito sa ano, paggamit ng ating motor. Kopya. Yun. Ayun tayo. Pasok. Pasok, bebe. Alright, mamaya mga pengyo ay ano natin, tuturo ko sa inyo kung paano punta kina Playworks Project. So sorry sorry mga pengyo, di ko napapakita. Bulo naman, take 3. Sorry mga pengyo, hindi ko sa inyo napapakita yung power ng R15 version 2 na dating motor natin. 2016, nabili ko ito noong September yata yun. Yan, kasi may sakit. May sakit ngayon. So, pag nag-ride na lang kami, papakita ko sa inyo kung gaano kasarap yung pipe nito. Ano eh, yayamanin yung pipe nito. Mahabot ng 11,000 yung pipe nito na nabili natin kay Motopesa. So shout out Motopesa boss, ako CJ, and sa kanyang kanang kamay kay Boss Aldi. So shout out, and yan, traffic dito. Shoutout natin sa ating mga tropa, no, na nagmumotor at nagbabike. Unay natin nagbabike. Shoutout kay yung YouTube channel niya na bago pa lang niya YouTube channel. Nalimutan ko yung name eh. So sorry. Tambal lang natin ang name niya. So name ng ating shoutout, Bayoyo Adventures.
kung baliw kayo, baliw kayo sa lahat, sa motor o kaya sa bike. Yan, i-follow nyo or i-subscribe sa YouTube channel. So may pagkabaliw yan. Baliw sa bike, talagang adik na adik eh. Kada ride nya mula Las Piñas to ano eh, Laguna, saglit lang oh. Grabe yung angat nya no. Salamat po. Alright, nag-shortcut na tayo mga pengyo sa may Brookside. And yan, dito makita nyo yung dito sa Parola sa Quinta Rizal, Save More. Then kakanan tayo dito sa kanto. Yan, Save More, Parola. Tandaan nyo mga pengyo na no? Hirap iliko. Ah nga pala, bago ko nalimutan yung ball race ito, papalta natin. Kasi dati may kanto, ginawa lang natin ginawa lang namin ng paranto. Kasi wala pang pera. Ngayon talaga ano eh, DIY lang tayo. Yan, kumana tayo sa Parola. Then dalawa yung daan dito. Dito parang one way, bawal magtapo ng basa. Dito pwede tayong dumaan dito, M Cruz Street. Yeah, bahala na kung mahuli. Pero parang walang manghuli. M Cruz Street tayo. Kakanan tayo dito sa Second Street. Kakanan tayo dito. Yan, ito yung pinakamabilis na paraan pagpunta Kinadok. Pero nung dati yata parang bawal eh. Ewan ko kung bawal pa ngayon. And pagdating ng 3rd Street, diretso tayo dito. Obvious. Ayun, dito pala dito. 3rd Street pala, kanan. Parang didiretso, dead end pala yun, dead end. Dalawang kanan, no. Yan. Natagal ko na kasing hindi napupunta, no. Then, dire-diretso lang. Ito, wala na tayong lilikuan. Diretso lang tayo dito. Yo, what's up? What's up, mga bengyo? Kikinin. Yan, kalwat kanan, kalwat kanan. Kuya, bawal umihi dito. Kuya, umihi dito. Bawal. Yan na, Kinadok. Yung may kulay green. Green blue yata to. Yan. Okay, maraming motor oh. Yan, dati kong motor. Alright. Yan na po. Ayan nga. Papagawa tayo yung ball race saka rectifier. Grabe. Bagal natin pagpunta dito. So, mamaya ulit mga pengino. A few minutes later. So ngayon mga pengyo no, nagpalit kami ng rectifier kasi nag-over voltage. Yan, dinala ko kay Doc Ryworks Project. Yan. Yan, inuno namin yung rectifier kasi madali lang.
Then sunod namin yung ball race. And alright mga kaingin. So ball race naman yung ating papalitan. Pinabit niya yung housing. Yung ball race. And yan. Tinanggal na yung shock para makabit niya yung ball race. A few minutes later. Yon. Alright mga kaingin. Bali, nakabit natin yung rectifier and ball race. Okay na siya. Okay nang maganda na yung pagliko niya. Maganda na yung rotation. So, mamaya, testing natin yung paggawin. And ito naman, magpalit na tayo ng bolts. Kasi yung stock bolt, medyo hindi na maganda. So, pinatay na rin para mandali ng baklasin yung ating caliper. Pag papalit tayo ng brake pad. Meanwhile, yun. Bito, sitok. Wow. Salamat, salamat. 50k, 50k. 50k. 50k lang oh. Nice deal, nice deal. 50k. 50k, 50k. Alright, mga pengyo. So, okay na yung ating R15B2. Yan, salamat kay Doc Ryan Sikat of Ryworks Project para sa pag-aalaga ng R15B2. R15 pata na dati nating motor, ngayon nasa kapatid ko. And tara, medyo baulan kaya uwi na ako, wala kaming ride. Wala tayong ride ngayon. Wala, next week time go ride. Pero kung ilang taon na rin, anoon mo na rin, budgetan nyo na. Okay. Kasi katulad nyo, nagamit nyo na nga rin, mataas yung punta rin. Okay. Salamat. Oh, magaan na. Sige, salamat. Yeah. Ingat. Ang taas. Alright. Yan, alright mga pingo. Natapos na yung ating pagpa-maintenance dito sa R15 Pata. Tignan natin kung mag-check engine pa. Ginagamay ko pa yung R15 pata natin kasi nasanay ako sa version 3. Iba yung liguan ko dun. Iba yung driving habit ko dun. At mamaya i-review natin habang paalis tayo at pauwi na. Tapos na yung ating pag-maintain kay R15 pata. Although may kulang pa. So unti-unti lang no. Wala tayong budget na malaki. Yan ang kagandahan kay Doc Ray. Sinasabi niya lahat yung mga dapat palitan. Kasi ito kailangan nang i-refresh yung ating R15 pata no. So right mga pengya no. Bago natin i-review, siyempre papasalamat tayo kay Ryworks Project sa pag-aalaga ng baby natin, baby Damulag. At siyempre sa secretary ni Doc Ryan Sikat, si Ma'am Mika Sikat, maraming salamat sa pag-entertain sa akin no. Although laging umulan yung tuwing schedule ko no. Ganun talaga yung ang buhay, minsan hindi sumasakto. So natutupad pa rin no. At mukhang okay na itong rectifier natin. Kangin na pa tayo nagra-ride. Okay ba siya? Yung review natin. So, subukan natin ng high speed. Kung
Okay. Pero ingat tayo kasi basahin kalsada natin, no? Yun. Panalo. Ayos. Suabe na yung hatak nito, no? Ayun. Hindi ko makakita, eh, no? Yun. Yun. Nalo na. Maganda na. Meanwhile, may sumisipol. So yun nga ng mga pengyo. Kanina yung pagpunta natin dito doon sa Kainta, hindi natin alam yung sumisipol na yun. Although hindi ko naman napansin, si Doc Rancy kating nakapansin. Ano ito? Wow! Yung ganun. Wow! Yun ang napansin natin ngayon. Ngayon tahimik. Kanina ano eh, maingay kasi mabilis yung ating andar. Yan, bumabaksak nga yun, malamang stator nga na pagtuan bumabaksak sa 11.7 yung karga ng ano, battery charge. So, although tingin tayo ng advice sa akin ni Doc Ryan Sigat, kapalit ng battery, mabaksak yung ano, charge. Pero okay na yung karga natin, okay na, hindi na go over voltage. So panalo na. So rectifier nga, and may tama na yung stator natin. So kailangan natin yung pag-ipunan. Problem solved. The rectifier issue solved. Dito natin makikita yung cornering kung umokay. Kasi kanina nahirapan ako, lumalaban yung motor, no? Basa-basa. Yun. Walang laban, walang laban. Basa kasi. Madalas itong tire natin. Ang tire ng gamit natin ngayon is quick tire. Alright, mga pengyo, it is yun. Na-share ko na yung episode natin. And kasalo ko yung sundan natin track. I-like nyo yung ano pala, bago tayo matapos, subscribe kayo sa akin, no? And yung pati yung bell button para update kayo sa mga upcoming videos. And sa Revox Project, i-like nyo yung page and follow. And kung magpapagawa kayo, pwede tayo, bagay kayong mag-message sa kanila and mag ano, schedule. Kasi fully book, palagi yung schedule doon. Hindi pwede yung walk-in. And importante, kung magpapagawa kayo ng motor, siyempre, yung
ano na, yung magaling, yung eksperto. Di ba magaling yung sanay na sa R15? Ang tama si Doc Ryan, sanay-sanay yan. Mula verse 1, verse 2, saka verse 3. Ginagawa niya lahat. So, kabisado yun. Kabisado na niya yung mga sakit ng motor nyo. Kahit di pa buksan yung motor, alam niya kung saan ang gagaling yung depekto. Yan. Dito tayo magpapaalam. Alright, mga pengyo. Always support my YouTube channel. And hanggang sa muli, mga pengyo. Stay safe and ride safe always. Bye-bye. Basa-basa.